It's not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. Claro. Mga kababayan, alam niyo ba na dinepensahan naman ni Pangulong Marcos itong si Vice President Sara dahil sa hindi pagbibigay ng komento dito sa usapan sa West Philippine Sea. Nilinaw nga ni Vice President Sara na hindi niya ito sakop at hindi niya kailangan magbigay ng kung anumang komento sa usapan dito sa West Philippine Sea, lalo na itong nangyayari nga sa pagitan ng Philippine Coast Guard ng China at ng Pilipinas, which is ito umano ay foreign policy at Pangulo ang pwede magsalita, o kaya Department of National Defense, Department of Foreign Affairs. So sila yung pwede magsalita. Ang para sa kanya, ayaw niya na makisaw-saw sa issue ito. Ayaw niya na mag-grandstanding. So maraming bisis din po mga kababayan na may mga ilang departamento na may kapalpakan pero hindi niya binibigyan ng komento. Kagaya ng nangyayaring mga blackout sa paliparan po natin, sobrang traffic, at kung ano-ano pa po mga kababayan po natin na hindi niya naman kailangan magsalita para sa kanya dahil nakapokus siya sa kanyang trabaho bilang Vice President at sa Department of Education. Kaya palagay ko, napapahiya po yung mga vlogger ni Tambaloslos dahil sa sinabi ni Pangulong Marcos na dapat sila mismo ang maghingi ng sorry dahil sa kanilang pagtawag na traidor itong si Vice President Sara dahil sa hindi pagsalita. Ayan po ha, mismo si Vice President mismo ang nagsabi na hindi niya nga ito trabaho. At ayan, sinuportahan ni Pangulong Marcos. Sinasabi na hindi kailangan magsalita itong si Vice President Sara. Kaya itong mga vlogger ni Tambaloslos na panaitirada kay Vice President Sara, nako po, humingi na kayo ng sorry dahil si Pangulong Marcos na ang nagsalita. It's not the Vice President's place to the Vice President is part of the government. Unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administration, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she would bring that to me. And she, wala naman si ako, pag pinag-uusapan nga namin, sabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Yan po, yung ating vice presidente, ang gusto niya lang ay trabaho na lang. Wala siyang pakialam kung binabanatan man ng kanyang ama itong si Pangulong Marcos. Yan po sa ilang mga isyo, which is ayon sa kanya ay hindi sila nakipag-usap, hindi sila nakipag-usap ni dating Pangulong Digong patungkol sa mga tirada nito at nirespeto niya nga ang opinion ng kanyang ama. Basta sa kanya bilang miyembro siya ng kabinete ni Pangulong Marcos, magtatrabaho pa rin siya umano. Alam natin na maraming kapalpakan talaga itong si Pangulong Marcos. Marami rin mga akusasyon na bangag ito at hinahamon ito ng ilang na magpapadrug test. Pero narinig nyo ba nagsalita itong si Vice President Sara? Hindi po. Otherwise, party ng kanyang trabaho. Kagaya sa NTFL-CAC, ang desisyon ng Pangulo ay kinontra niya dahil membro siya ng NTFL-CAC. So nagbigay siya ng kanyang sariling komento at opinion which is kontra doon sa ating Pangulo. So karapatan niya yun dahil membro siya ng kanilang grupo or itong miyembro sa ng NTFL-CAC. Mga kababayan po natin, kita naman po natin kung gaano magtrabaho nga po itong si Vice President Sara. Kahit marami pang isyo na lumalabas, tinapyasan ang kanyang pundo, iba't ibang paninira po ang ginagawa, buwabayad pa sila ng mga vlogger at mga trolls para sirain itong si Vice President Sara. Pero hindi niya ito pinapansin. Bumaba man ang kanyang survey dahil sa sobra-sobrang demolition job at black propaganda, hindi niya na ito pinapatulan. Ngunit patuloy siya na nagsasalita para ipaalam sa kanyang taga-suporta na patuloy ang paglabas ng mga black propaganda at ito nga po umano ay galing sa grupo ng mga tamba. So ang nakinaba ngayon itong Senator Rapi Tulfo, niya kung hindi tatakbo sa pagkapangulo, pwede umanong tumakbo sa pagka-vice presidente. So inuwi po mga kababayan po natin, narinig na po natin mismo kay, galing kay Pangulong Marcos. So sa pagkakataong ito, nahangaan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. Although may mga negative man tayong sinasabi, hindi talaga may iwasan yan, ika nga,
kung negative o kung palpak, eh ba't ikusin natin? Kung maganda naman ang kanyang sinabi, edi pasalamatan natin at palakpakan. Tama po ba? Ah, mga kababayan natin. Maraming salamat at yun muna yung ating panibagong update. Kung may komento ma kayo, opinion, na hindi man tayo magkatugma, walang problema, iwanan nyo lang po dyan sa ating comment section. Maraming salamat.